isa na namang masaya at mabungang talakayan sa mundo ng panitikan. Pero bago ang lahat, nararapat lamang na humingi muna tayo ng gabay sa ating may kapal para sa ating talakayan sa araw na ito. So, Pauline, maaari mo ba kaming pangunahan sa panalangin? Sige po, ma'am. Tumayo po tayo lahat upang manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, Ama naming banal, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob mo ngayon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, sa inyong harapan, at kami po ay humihingi ng gabay at ng karunungan sa araw na ito. Ikaw po ang magbigay ng katagumpayan sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Lahat po ng ito ay aming sinasamot dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan mo po. Amen. Amen. Magandang araw sa muli! Ako si Teacher Cha, at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. So, kamusta kayo? Magaling! Nagagalak akong makita ang ngiti sa inyong mga labi. So, panatilihin nyo lang yan ha. Sige nga, isa pa nga. Smile! Ayan, napakagaganda ng inyong mga ngiti. Ngayon, dumako na tayo sa pagtala ng inyong mga attendance. Okay? So, itaas lamang ang inyong kanang kamay at sabihin ang present kapag natawag po ang inyong pangalan. Okay? Okay po. Okay, so... Bustamante Pauline? Present po. Very good. Lorica Alaysa May? Present po. Very good. Lorena Lian? Present po. Very good. And Paladin Kisha Lizette? Present po. Very good. And last, Sadja Rosemary? Present. Okay, very good. Kumpleto ang ating attendance sa araw na ito. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Okay, ngayon, bago tayo tumungo sa ating aralin, nais ko munang magbigay ng ilang mga paalala o mga alituntunin habang tayo ay nasa kalagitnaan ng ating klase. Okay, so una sa lahat, makinig habang si teacher ay nagsasalita. At pangalawa, magbigay ng respeto sa iyong guro, sa iyong mga kamag-aral, at sa lahat ng iyong makakasalubong sa paaralan. Pangatlo, itaas ang kanang kamay kung may nais kang sabihin, kung may nais ibahagi sa talakayan, at kung mayroong katanungan. At huli, inaasahan ni teacher na ang lahat ay magkakaroon ng aktibong partisipasyon sa ating talakayan. Okay ba yon? Oo. Very good. Okay, so sa tingin ko ay handa na ang lahat. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Yes, ma'am. Very good. Siya nga pala, bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbalik-tanaw sa ating paksa noong nakaraang talakayan. So, sinong gustong magbigay ng recapitulation ng ating pinag-aralan last time? Ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw ay patungkol sa panitikan, partikular sa panahon ng isinauling kalayaan. Okay, salamat Kisha. So, noong nagdaang araw ay tinalakay natin ang tungkol sa? Panitikan. Wow, very good. Sa panahon na? Isinauling kalayaan. Very good. So, nalaman natin noon na kung gaano kahitik ang panitikan noong panahon na iyon at nakilala rin natin ng iba't ibang mga manunulat at isa na doon si? Pedro S. Dandan. Very good. Ayan, so tandang-tanda nyo pa. Very good. So ngayon, sa ating panibagong aralin, ay mas lalo nating palalawakin at palalalimin ng ating pagkaalam sa panitikan sa panahong ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang akda na kanyang ginawa. Ngunit bago yan, mayroon muna akong mga larawang ipapakita sa inyo. Itaas nyo ang inyong mga kamay kung gusto nyo magbahagi ng inyong mga ideya, karanasan, o saloobin sa mga larawang ito. Okay? Okay. So, ito na ang ating unang larawan. Sino gustong magbahagi? Ma'am, ako po. Yes, Pauline? Ipinapakita po ng larawan ang isang buong pamilya na nagsasaya. At ang magandang bahagi po ng larawang ito ay mayroon po silang oras para sa isa't isa upang magsaya at magsama kasama ang kanilang anak. At na kung saan ito po ay nagdudulot ng mabuti para sa kanilang anak at para po sa kanilang pamilya. Thank you.
Magaling! How about sa larawan na ito? Yes, Rosemary? Marahil ang pamilya ay nakakaranas ng kahirapan sapagkat nakikita naman natin na wala silang maayos na tirahan. Ngunit sa kabila ng kanilang estado sa buhay, sinisikap pa rin ang kanilang mga magulang na i-provide or ibigay yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Okay, salamat. Sa ikatlong larawan naman, sinong gustong magbahagi? Ako po, ma'am. Yes, Keisha? Ang ikatlong larawan naman po ay patungkol sa kahirapan. Makikita po natin sa larawan mula sa kanilang kasuotan, sa kanilang tirahan, ay ang antas ng kanilang pamumuhay ay nasa mababang antas. Magaling din! At ngayon, sa ating panghuling larawan, anong iyong masasabi, Alaysa? Maipapakita po sa larawan na marami pong mga tao ang nakakaranas mismo ng karahasan o pang-aabuso po sa loob mismo ng tahanan. Okay, very good. Ngayon, class, ang mga larawang ipinakita ko sa inyo ay mayroong katuturan o koneksyon sa paksang ating pag-aaralan sa araw na ito. At habang pinag-aaralan natin ang akda, ay malalaman nyo kung paanong nauugnay ang mga larawang ito at mga ideya na inyong shinare or ibinahagi sa buhay ng mga tauhan sa kwento. Okay, so ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay Mabangis na Kamay, Maamong Kamay ni Pedro S. Dandan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tigi-isang kopya ng akda at bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang basahin at unawain mabuti ang kwento. Okay ba? Opo! Very good! And mamaya, pagtutulungan natin na suriin at himay-himayin ang mahalagang bahagi ng kwento tulad ng mga tauhan at mga katangian nito, mga talasalitaan, at maging ang katuturan nito na maaari nating i-relate o iugnay sa ating mga totoong buhay. Okay, so natapos na ang inyong 10 minuto. Ngayon, upang mas lalo niyong maintindihan ang nilalaman ng kwento, mayroon ako ritong inihandang video clip na hinango ko sa YouTube, isang dula kung saan pinapakita ang kabuuang istorya ng Mabangis na Kamay, Maamong Kamay ni Pedro S. Dandan. Okay, so sa tingin ko naman ngayon ay naging mas malinaw na sa inyo ang kwento, tama? Opo. Ngayon, himayin muna natin ang ilang mga malalalim na salitang matatagpuan natin sa kwento. So, Rosemary, maaari ka bang magbigay ng isa? Opo. Sa tingin ko po, isa sa mga salita ay ang salitang sinubuyo. Okay, so sa tingin mo, Rosemary, base sa pagkakagamit ng salita sa pangungusap, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang simbuyo? Sa tingin ko po, ang salitang ito ay nangangahulugan ng maalat na damdamin. Okay, tama. Maari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Gagamitin ko po ito sa isang sariling pangungusap. Ito ay kailangan nating kontrolin ang simbuyo ng ating damdamin. Maliban sa simbuyo, meron pa ba? Maliban po sa salitang simbuyo ay nabanggit rin po sa kwento ang salitang bantayan po. Parehong tanong, base sa pagkakagamit ng salita sa pangungusap, ano sa iyong palagay ang ibig sabihin ng salitang bantayan? Base po sa pagkakagamit, ang salitang bantayog ay isang simbolo ng pagpaparangal sa isang bagay o bayan. Magaling! Tama iyon! Ngayon, gamitin mo ang salitang ito sa isang pangungusap. Maraming dumadayo sa bantayog ni Lisa. Very good! Meron pa bang iba? Yes, Pauline? Nag-aalipuyo po.
Okay, so sa iyong palagay, ano ang kahulugan nito? Sa aking pong palagay, ang kahulugan nito ay hindi mapigil ang pangyayari. Magaling, tama rin. So, Pauline, maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Kung gagamitin ko po ito sa isang pangungusap, ito po ay ang bagyo ay nag-aalimpuyo. Magaling! So, maliban doon, meron pa bang ibang salita? Yes! Keisha! Naapuha po, ma'am. Naapuhap! Napakagandang salita! Ano sa iyong palagay ang kahulugan nito base sa pagkakagamit sa pangungusap? Ang kahulugan po nito ay nahagilag. Very good, Keisha! So, gaya ng ginawa ng iba mong kamag-aral, gamitin mo rin ito sa isang pangungusap. Kung gagamitin ko po ito sa isang pangungusap ay naapuhap sa isang CCTV camera ang nangyaring aksidente katabi. So, nakailan na tayong salita? Apat. So, okay, marahil meron pang isang hindi napansin, Lian. So, watain po. Ang ibig sabihin po nito ay pigilan. Okay, very good. At talagang diretso ng ginawa ng pangungusap. Talaga namang napakagagaling ng mga estudyante sa seksyong ito. Okay. So, palakpakan natin ang bawat isa. Okay, so tapos na tayo sa ating talasalitaan. Ngayon naman ay alalahanin ninyo at tukuyin ang mga tauhan sa akdang inyong binasa at diretso ninyo na rin ibigay ang mga katangian nito. Magsimula tayo sa mga pangunahing tauhan. Sino-sino iyon? Rosemary, maaari ka bang magbigay ng isa? Ang dalawang pangunahing tauhan sa akda ay si Batlingkulas at Benito. Si Batlingkulas ay isang malupit at mabaksik na boksingero na itinanghal bilang kampyon sa laban niya laban kay Moro na naging katunggali niya sa larangan ng boxing, at habang si Benito naman ay ang kanyang anak. Very good! Ang hinihingi ko lang ay isa, ngunit ang binigay mo ay ang dalawa ng pangunahing tauhan sa kwento. Very good! Sino nga iyon? Si Batlingkulas at si Benito. Yan, tama. So, nakilala na natin ang mga pangunahing tauhan. Ngayon, tukuyin naman natin ang mga pangalawang tauhan. Sinong makapagtutukoy? Yes, Pauline? Isa sa mga pangalawang tauhan sa kwento ay ang mga batang naglalaro sa pampang ng ilog-ilugan na nangangansyaw at nanunukso kay Arya, na ginagawa siya isang pilang laruan na may kardas na sunod-sunuran sa kanila. Okay, tama. Isa sa mga pangalawang tauhan ay ang mga mambubulas o mga bully. Okay? At ang mga bully na ito ay yung mga bata na kasama ni Arya o ni Benito doon sa kanilang lugar. So, dapat ba natin silang gayahin? Hindi po. Okay, isa lang ba ang estudyante ko? Okay, so nararapat ba natin silang gayahin? Hindi po. Very good. So huwag niyo silang tularan, okay? So next, sino pa ang ibang pangalawang tauhan? Keisha? Isa rin sa ikalawang tauhan ay si Aling Bestrang. Siya ay nakatira sa Ibayong Ilog na namatayan ng dalawang anak. Very good. Tama yun. Si Aling Bestrang. So meron pa bang iba? Iba naman. Yes. How about si Alaysa? Isa rin po sa tauhang nabanggit sa kwento ay si Moro. Siya po ay ang tauhang natalo ni Batlingkulas sa ring at napatay dahil sa bagsik ng kanyang kamao sa larangan ng boxing. Okay, tama. Si Moro. So, grabe no. Sino mag-aakala na sa isang suntok siya ay mamamatay, kahit siguro si Pacquiao, ang kilala nating boksingero, di ba? Napakagaling niyang na sa boxing, pero wala tayong nabalitaan na meron siyang napatay dahil sa suntok. Okay, maliban kay Moro, sino pa ba? Meron pa ba? Okay, yes, Lian? Isa rin ang magandang magkakandila na sinong nagbigay ng payo tungkol sa sakit ng kanilang anak. Okay, tama ka rin. Ang matandang magkakandila. Okay, ano yung nagsilbi niyang role doon sa kwento? Diba, maiksi lang yung kanyang exposure? So, siya ang naging eye-opener kay Batlingkulas para itigil niya na yung kanyang
pagboboxing dahil naniniwala siya na dahil doon sa napatay niya dahil sa boxing ay yun yung dahilan kung bakit kumbaga inaakala nila na nakarma sila sa pamamagitan ng kanilang anak. So yun yung role ni, okay, wala pa lang pangalan, yun yung role no matandang magkakandila. Okay, so halos naubos nyo ng nabanggit ang mga tauhan. Ngunit parang meron kayong isang tauhan na hindi pa nababanggit. Sino kaya yon? Walang nakaalala? Sino yon? Yung nanay po, ma'am. Yan! Very good! Yung nanay ni Benito o Arya at ang asawa ni Batling Kulas. Okay, hindi na siya kasi masyadong napansin kasi siya ay namatay sa kalagitnaan ng kwento. Okay, so tapos na nating tukuyin ang mga tauhan ng kwento. So, ulitin natin, sino nga ulit yung mga pangunahing tauhan? Dalawa yon, magbigay ng isa. Si Benito. Very good. Yung pangalawa? Batling Kulas. Very good. Okay, ngayon tukuyin ulit natin yung mga pangalawang tauhan. Magbigay ng isa? Matandang magkakandila. Okay, next? Mga batang guli. Pangatlo? Si Moro. At huli? Yung nanay ko. Very good! Ngayon naman ay tukuyin natin ang tagpuan kung saan naganap ang kwento. Okay? So, sa tingin ko naman ay bakas ito sa kwento, hindi ba? Maaring mo ba itong ilarawan ulit? Base po sa kwento, ang tagpuan na kung saan lahat ng pangyayari ay naganap ay sa tambakan sa may puno ng tulay at sa lumang papag ng silong ng kanilang bahay. Magaling! Tama iyan! So, sa lugar na ito, naganap ang halos kabuuan ng kwento. So, nagpapakita lamang ito talaga na talagang pinagtutuunan nyo ng pansin ang bawat detalye ng kwento na inyong binasa. So, very good! Natukoy na natin ang tauhan maging ang tagpuan kung saan naganap ang kwento. Ngayon naman, upang mas lalo nating ma-appreciate at malaman ang katuturan ng kwentong ating nabasa at napanood, atin namang tukuyin ang mahalagang tema o paksang masasalamin sa akda. Okay, so maaari ka bang makapagbigay ng isa, Rosemary? Kahirapan. Okay, kahirapan. Isa yon. Pero paano mo ito nasabi? Dahil ang ginamit na paglalarawan ng may akda sa tahanan ni Batling Kulas at Benito ay lumang papag sa silong ng kanilang bahay na pawid na malapit sa tambakan ng basura sa puno ng tulay. Okay, tama. So, natukoy natin na isa sa mga paksa ay kahirapan dahil sa kwento ay nasalamin natin na sila ay nakatira sa isang uri ng bahay na gawa sa ano? Gawa sa light materials or sa mga, sa light materials, okay? So, kaya yon masasabi nating isa ang kahirapan sa mga tema o paksa na masasalamin sa ating akda. Very good. Meron pa ba? Yes, Pauline? Panunukso o bullying po. Panunukso or bullying. So, paano mo naman ito nasabi? Dahil sa kalagayan po ni Benito ay nakaranas siya ng panunukso at pangangantsaw sa kapwa niya bata na kung saan ay ginagawa siyang tila isang laruan na may kwerdas na sunod-sunuran sa kanya. So, bukod sa kahirapan at bullying, meron pa ba? Yes, Kija? Kalupitan at karasan. Okay, so kalupitan at karasan. Bakit mo naman ito nasabi? Dahil si Benito ay nakakaranas ng kawalan ng pagmamahal, pag-aaruga, at pagtatangka ng kanyang sariling buhay sa kamay ng kanyang ama at mga masasakit na salita mula sa kapitbahay niya. Okay, tama. So, marahil ito ang isa sa mga pinaka-nakakalungkot na parte ng kwento, no? Isang batang may sakit at ulila sa ina ay hindi patanggap ng kanyang komunidad maging ng kanyang sariling ama. Napakasaklap, no? Yan. Kayo ba? Kung nasa sitwasyon ba kayo ni Benito, makakaya niyo kaya yun? Hindi po. Marahil ay hindi talaga, ano? So,
Ayan, nakakalungkot. Okay, so ano pa? Yes, Alaysa? Irresponsable at pabayang magulang. Ito ay dahil naging pabayang magulang si Batlingkula sa kanyang anak, kaya't hindi niya nabigyan ng pagmamahal at pag-aaruga si Benito. Okay, tama. Nakakalungkot. Dahil masasalamin din ito sa ating paligid ngayon. Marami ng magulang ang nalulong sa bisyo, sa alak, sa sigarilyo, na halos nakalimutan na nila na meron pa pala silang pamilya, na meron pa pala silang mga anak na nangangailangan din ng kanilang aruga at pagmamahal. Okay? So, tayo, okay, mga mahal kong mag-aaral, kapag tayo ay naging magulang na rin sa future, ay inaasahan ko na huwag tayong magiging katulad ng tatay dito sa kwento na ating nabasa, okay? Okay, maraming salamat sa inyong mga presentasyon. Isang kagalakan sa akin bilang inyong guro na makita ang naging aplikasyon sa inyo ng akda o kwentong ating napanood at nabasa kanina. At dahil dyan, lahat kayo ay bibigyan ko ng perpektong marka para sa inyong partisipasyon ngayong araw na ito. Okay, masaya ba kayo? Oo! Okay, palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Ngayon, meron pa sana akong ipapagawa sa inyo. Ngunit, dahil nakita ko naman na talagang naunawaan at nailapat ninyo sa inyong mga sariling buhay ang pinakaugat na mensahe ng akdang inyong napakinggan, napanood at nabasa, ay i-exempt ko na kayo doon. Ayan. So, bilang karagdagang reward na rin sa inyo. At sa pagtataya naman, instead na bigyan ko kayo ng isang short quiz, ay ibibigay ko na lang yun sa inyo bilang takdang aralin, dahil time na rin naman at marami ng sumundo kanina. Narinig niyo yung mga ano, mga kumakatok. Ayan. So, okay. So, ibibigay ko na lang yun sa inyo bilang inyong takdang aralin. So, alam kong madali na lang yun sa inyo dahil nakita ko naman na talagang naunawaan at nais sa puso ninyo ang mensahe ng akdang ating pinag-aralan. Ngayon, bago tayo formal na magtapos sa ating aralin, sino ang nais magbahagi ng kanyang kabuuang natutunan sa ating talakayan sa hapong ito? Opo, ma'am. Okay, Rosemary? Base po sa akda, ang aking natutuhan ay bilang isang anak, mahirap na nakikita ang sitwasyon ng iyong pamilya kung saan ang iyong mismong sariling magulang ay hindi ka inaalagaan ng mabuti. Ngunit sa totoong buhay, ako ay mapalad sapagkat mahal na mahal ako ng aking pamilya at inaalagaan nila ako ng mabuti. Okay, magaling! So ngayon, alam kong mas lalo na ninyong napalalim ang inyong pagkaunawa sa ating akda o kwentong nabasa. Ngayon, bilang paghahalaw, tumungo kayo sa inyong mga kanikanyang grupo, di ba? Na igrupo ko na kayo nung isang araw. Okay. Ngayon, bilang inyong activity at aplikasyon sa inyong mga natutunan, gagawa kayo ng reenactment ng isang particular na pangyayari sa akda na nais ninyong ituwid. Diba? Marami tayong problema o suliranin na nakita sa akda na ating nabasa at napanood. Ngayon, gagawan niyo siya ng reenactment. Pero, instead na talagang gayang-gaya yung parte na yun ng kwento, ay ang gagawin niyo ay itutuwid niyo yung isang pangyayari na yun na gusto niyong baguhin sa kwento. So, tandaan na kailangang maging malinaw ang mensahe ng bawat presentasyon. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para maghanda at 5 minuto naman para sa inyong presentasyon at pagtatanghal. So, ang oras nyo ay magsisimula na ngayon. Magaling! Okay? So, kitang-kita na talagang
may natutunan. Okay? At alam kong ang kabuuan rin ng klase. So, salamat sa inyong mga napaka-komprehensibong paglalahad, mga napaka-gagaling na presentasyon, at aktibong partisipasyon sa ating klase ngayong araw na ito. Maliban kung meron pang katanungan, wala na ba? Wala na ba? Wala na po. Yan, very good. At dahil dyan, dyan na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Natutuwa ako sa klase nyo dahil napaka-aktibo ng inyong partisipasyon. Hangad ko na anumang inyong natutunan ay hindi manatiling head knowledge lamang sa inyo, kundi ang inyong mga natutunan ay inyo ring mai-apply sa inyong mga sarili at totoong buhay. Muli, ako si Teacher Cha at salamat sa inyong mga presensya at aktibong partisipasyon para sa ating aralin at talakayan sa araw na ito. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Diyos!